pasintabi po muna. Pinatay ng isang ginang ang sarili niyang dalawang anak sa San Mateo, Rizal. Ang suspect ay posible daw umanong langos sa droga. Balitang hatid ni Von Aquino. Bangkay na ng matagpuan ng kanila mga kaanak ang katawan ng dalawang taong gulang na batang babae at ang apat na buwan niyang kapatid sa loob ng kanilang bahay sa Buntong Palay, Barangay Silangan, San Mateo, Rizal, alas 5 kahapon. Ang suspect sa pagpatay, ang kanilang sariling ina na natagpuan duguan matapos maglaslas ng pulso. Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na suffocation ang ikinamatay ng mga bata. Paano mo napatay yung mga anak mo? Hindi nang pangupo sila ng kamay ko. Bakit mo nagawain sa mga anak mo? Hindi ko po alam. Mas alam ko lang po, pinapatulog ko lang sila. Ang mismo mga kaanak nilang nakatuklas sa bangkay ng mga bata nang pwersahan nilang pasukin ang bahay dahil maghapon na raw hindi lumalabas ang mag-iina. Ano yung itsura ng bata? Wala na talaga. Wala nang ano, makinga lang dyan. Parang ano, parang natutulog lang. Kala ko mabubuhay pa yung dalawang bata, binuwat ko. Tinitingnan ko kung kaya pa bang iligtas. Hindi na talaga. Matigas na sila. Ngayon, nag-iiyak ako, sumigaw ko. Ngayon, namatay ako. Kinuha ko ng kapitbahay. Yun. Natagpuan sa crime scene ang isang kitchen knife na posibleng ginamit ang suspect sa paglalasla sa sarili. Tingin ng asawa ng suspect, droga ang dahilan kung bakit nangyari ang krimen. Nakakita rin kasi ng mga drug paraphernalia sa bahay. At mismo ang suspect na rin ang umaming gumamit siya ng droga bago ito nangyari. Ano yung ginamit mong drug? Shabu po. Shabu. Bagamat ikinagulat ng kanyang pamilya ang nangyari, dapat daw harapin ang suspect ang kanyang ginawa. Siyempre, kasalanan niya yan. Di pananagutan niya yun. Ngayon sa bata. Kasi pinatay niya yung dalawang bata. Kahit ako man, masakit sa kalooban ko. Mahanap sa kasong 2 counts of parricide, ang suspect na ngayon ay nakakulong na sa San Mateo PNP. Von Aquino, GMA News.